Ang pamilya ay isang pangunahing unit ng lipunan na binubuo ng mag-asawa at mga anak. Ang bawat isa sa mga membrong ito ay may kanya-kanyang mga tungkulin at responsibilidad. Sa loob ng isang pamilya, kinakailangang gampanan ng lahat ang kani-kanilang papel. Pagdating sa bagay na ito, narito ang ilang mahalagang dapat tandaan. Una, isa sa pinakamahalagang responsibilidad ng isang pamilya ay ang pagpapalaki ng anak. Ito ang pinakamahirap na responsibilidad dahil ang bata ay kailangang palakihin mula pagkabata hanggang sa siya'y nasa sapat na gulang para alagaan ang kanyang sarili. Ang pamilya ay nagbibigay ng emosyonal, psikolohikal, na moral at material na suporta sa mga membro. Kailangan tiyakin ng pamilya ang pagkakaloob ng pisikal na seguridad sa mga tuntunin ng pagkain, pananamit, tirahan at iba pang pangangailangan sa mga supling nito o iba pang umaasang individual na membro ng pamilya gaya ng lolo't lola. Gayunman, mahalaga ang pagtatalaga ng matiyak na tungkulin sa bawat membro ng pamilya. Ang mga halimbawa ng mga tungkulin at responsibilidad na ito ay kinabibilangan ng ama, pagbibigay ng pagkain, tirahan at salapi para sa pamilya. Paggawa ng mahalagang desisyon, yun din ay patungkol sa ama. Sa ina, paghahanda ng pagkain at pagpapanatiling maayos ang bahay. Pag-aalaga at pagpapalaki sa mga bata. Pagtuturo sa mga bata ng moral at pagpapahalaga. Mahalagang tandaan na ang mga tungkuling nabanggit at ano mang iba pang tradisyonal na tungkuling itinalaga sa alinmang magulang ay maaaring gampanan ng sino man sa mga magulang. Sa katunayan, ang parehong mga magulang ay dapat purihin ang isa't isa sa pagganap ng lahat ng mga tungkuling ito. Para sa mga anak, kanilang tungkulin ang pagsunod sa kanilang mga magulang. Pagtulong sa pagsasagawa ng magawaing bahay, partikular sa kusina, paglalaba, paglilinis at iba pa. Pagtupad sa mga inaasahan ng pamilya at pagkuha ng magagandang grade sa paaralan. Ang bawat isa sa mga tungkuling ito ay binibigyan ng katayuan. Ang katayuan na itinalaga sa isang partikular na tungkulin sa loob ng pamilya ay sumasalamin sa mga halaga at paniniwala ng pamilyang iyon. Kung mas mataas ang katayuang itinalaga sa isang tungkulin, mas malaki ang otoridad, mga pribilehiyo at gantimpalang ibinibigay sa tungkuling iyon. Mga kaibigan, ang daan tungo sa tagumpay ng pamilya ay walang iba kundi ang pagkakaisa kasama ang Diyos. Ito ang kinakailangan para maganap ang layunin ng bawat pamilya na para sa ikaliligaya at ikabubuti ng lahat. Ang konsepto ng pagkakaisang nais ng Diyos sa bawat pamilya ay itinatag bago pa ang pagkatatag ng mundo. Ito ay naroroon mismo sa kalikasan ng Diyos dahil siya mismo ay may magandang pagkakasundo ng tatlo sa isa. Siya'y halimbawa ng pagkakaisa. Kung paanong ang liwanag na tinutukoy ng mga scientist na may tatlong primary rays of wavelength na natatangi at may magkakahiwalay na function, ang ating isang Diyos ay nahahayag sa tatlong natatanging persona ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ayon sa 1 Juan Kapitulo 5
ang talata ay 17. Sa ibang mga kasulatan ay ganito ang sinasabi, "Merong tatlo na nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa." Ang tema tungkol sa Trinity ay isa lamang sa mga paksang doktrinal na nabuo ng madamdaming debate sa mga Kristiyano. Maraming iglesia ang nahati at maraming away ang naganap sa isyong ito na pumapalibot sa kalikasan ng Diyos. Ang pagkalito sa kalikasan ng Diyos ay hindi nabago. Mula pa noong paglikha, matyaga ng hinangad ng tao na maunawaan at ipaliwanag ang Diyos. Sa aklat ng Hob, binigkas ni Sofar ang sigaw ng bawat puso ng tao nang magpahayag siya sa Hob Kapitulo 11, ang talata ay 7 at 8. Matatagpuan mo ba ang malalim na bagay ng Diyos? Matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ito ay mataas kaysa langit. Anong iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol. Anong iyong malalaman? Ayon nga kay John Wesley, "Bring me a worm that can comprehend a man, and then I will show you a man that can comprehend the triune God." Ang pag-aaral tungkol sa Diyos ay di mapapantayan. Ang pinakamataas na paksa na maaaring subukang lapitan o pag-isipan ng sinumang mortal. Dahil tinutukoy ng Diyos ang kanyang sarili bilang walang hanggan at ang pinakamataas na kapangyarihan, presensya at kaalaman, ang larangan ng pag-aaral na ito ay mas malalim, mas malapad, at mas malawak kaysa sa iba. Sabi sa Isaiah Kapitulo 55, ang talata ay 9. "Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip." Hindi kailanman lubos na mauunawaan ng may hangganang pag-iisip ng tao ang lahat tungkol sa walang hanggang Diyos. Higit pa gaya sa pagtalon sa mga bituin gamit ang ating mahinang mga paa. Sa makatwid, kailangan nating harapin ang misteryong ito na bumabalot sa kanyang pagkatao ng isang malaking sukat ng paggalang at malalim na pagpapakumbaba. Tulad ni Moises, nang siya'y dumating sa presensya ng Diyos, sabi sa Exodus Kapitulo 3, ang talata ay 5, "Hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Sa pamamagitan ng pagsasantabi sa ating mga naunang naisip na idea, opinyon at sektarya na pagsasanay, maari tayong direktang dumako sa salita ng Diyos at matututunan kung ano ang pinili niyang ihayag tungkol sa kanyang sarili. Ngunit tandaan, tanging ang Diyos lamang ang ganap na nakakaunawa sa Diyos. Kaya kahit na matapos ang pinakamatyagang pagsasaliksik, maaari pa rin tayong magkaroon ng ilang mga tanong na di nasasagot na magpapatunay na isang mabungang larangan ng pag-aaral kahit na sa buong panahon ng kawalang hanggan. Maaring may magsabing, "Teka lang, Pastor Jerry, kung itinuturo ng Biblia na iisa lamang ang Diyos, paanong ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona?"
walang alinlangang ipinapahayag ng kasulatan na iisa lamang ang Diyos. Sa loob ng mahigit na 3,000 taon, inulit ng mga Hudyo ang Deuteronomio Kapitulo 6, ang talata ay 4. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ang sagradong sipi na ito ay tinatawag na Shema, pinangalanan ayon sa Hebreo para sa unang salita nito. Pinahahalagahan at isinaulo ng mga debotong Hudyo sa loob ng maraming siglo. Itinala ni Isayas ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Sinasabi sa Isayas, Kapitulo 44, ang talata ay 6 at 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Kayo'y huwag matakot o mangilabot man, hindi ko ba ipinahayag sa iyo ng una at sinabi iyon? At kayo ang aking mga saksi, may Diyos ba liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Itinuturo din ni Jesus sa Juan Kapitulo 17, ang talata ay 3, ang tungkol sa isang Diyos na tunay. At isinulat ni Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 2, ang talata ay 5, na may isang Diyos. Bagamat ang karamihan sa mga mananampalataya ay sumasang-ayon sa pangunahing katotohanan ito, ang isang mainit na debate sa mas malalim na implikasyon nito ay sumiklab sa buong kasaysayan ng Iglesia. Nangangahulugan ba ito na merong isang personang may tatlong magkakaibang titulo? O may tatlong magkakahiwalay na persona na misteryong nag-morph sa nila lang? Si Jesus ba ay isang mabuting tao lamang, isang nilikha para tubusin tayo ang Ama, lamang ang Diyos? Ang iba naman ay naniniwalang ang Ama at ang Anak ay tunay na Diyos. Ngunit, ang banal na Espiritu ay ang puwersa lamang na gumagawa ng kanilang utos. Ang bawat isa sa mga magkasalungat na ediyang ito ay umakit sa mga tapat na tagasunod nito. Suriin natin ang batayan ng mga pananaw na ito at ihambing ang mga ito sa Biblia. Noong ikatatlong siglo, itinuro ni Sibalios, isang paring Libyan na naninirahan sa Roma, na ang Diyos ay iisang persona na may iba't ibang titulo. Ito'y kilala bilang modalism. Sa ganitong paraan, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay kumakatawan sa iba't ibang mga sombrero o titulo na isinusuot ng Diyos. Depende sa kung paano niya gustong makipag-usap sa tao sa panahong iyon. Ito'y katulad ng tubig na maaaring magkaroon ng anyo ng solid, liquid, o gas. Gayunman, hindi sila tatlong papel na ginagampanan ng isang persona. Kinilala ng Iglesia ang mga ideya ni Sibalios bilang salungat sa turo ng Biblia at agad siyang itiniwalag. Ngunit meron pa rin siyang mga tagasunod ngayon na karaniwang kilala bilang doktrinang oneness o Jesus only. Sinasabi ng katuruan ng Jesus only na si Jesucristo ay hindi lamang ang Anak, kundi ang Ama at ang Espiritu Santo. Ang sipi sa Isayas, Kapitulo 9, talata 6, kung saan tinawag ang Mesiyas o ang ipinangakong anak
na ang walang hanggang ama. Ang ginamit para magbigay ng biblical na suporta sa paniniwalang ito. Ang doktrina ng oneness, gayunman, ay nakaligtaan ang katotohanan na ang anak ay naparito sa lupa para ihayag ang tunay na katangian ng Diyos Ama sa isang mundong nangangapa sa espiritual na pagkabulag. Nanalangin si Jesus sa kanyang Ama sa Getsemani sa Juan Kapitulo 17, ang talata ay 5 at 6. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kalwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanglibutan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Si Jesus lamang ang tanging makapaghahayag ng Ama dahil siya ang malinaw na larawan ng Ama. Ito ay makikita natin sa mga referensyang mula sa Lucas Kapitulo 10, ang talata ay 22, at Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 3. Kaya nang tanungin ng mga alagad si Kristo kung ano ang Ama, masasabi niya sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Si Jesus ay lubos na sumasalamin sa katangian ng Ama na siya'y ganap na sumasalamin sa Kanya. Kaya may titulong ang walang hanggang Ama. Ang isa pang dahilan kung bakit tinawag si Jesus na walang hanggang Ama ay dahil ang mundong ito at ang lahat ng naririto ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa tunay na diwa, si Jesus ang Ama natin. Ito ay mababasa rin natin sa Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 2, at Juan Kapitulo 1, ang talata ay 3. Sa Isaias Kapitulo 9, talatang 6 lamang ang tanging bumabanggit sa Biblia kung saan si Jesus ay tinatawag na Ama. Tandaang tinatawag din si Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao, ating kapatid, ating pastol, ating kaibigan, at ating pari. Ang magtayo ng doktrina gamit ang isang talata sa kasulatan ay kasinghangal ng pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng iisang nakatayong poste. Pisikal na pinaghihiwalay ng Biblia ang Ama at ang Anak ng paulit-ulit. Habang si Kristo ay nasa lupa, tinukoy niya ang kanyang Ama sa langit. Sinabi niya sa Mateo Kapitulo 10, talatang 32. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Palagi niyang itinuturo ang kanyang mga panalangin sa langit sa Ama at sinabing ang Ama ay may sariling kalooban. Sa Lucas Kapitulo 22, talatang 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Ganito rin ang kanyang sinabi sa Lucas Kapitulo 23, talatang 46. Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. At pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, ayon sa Roma Kapitulo 8, talatang 34, siya'y umakyat sa kanan ng Diyos. Ito'y nagpapahiwatig na ang Ama ay may hiwalay na presensya. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na hindi siya ang Ama ng higit sa 80 beses. Bagamat laging nananatiling isa sa layunin at pinagmulan, si Jesus at ang Ama ay malinaw na magkahiwalay
at magkaibang mga persona. At higit sa isang pagkakataon, kinausap ng Ama si Jesus mula sa langit. Sa Mateo Kapitulo 3, ang talata ay 17. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na lululugod." Nangangahulugang si Jesus at ang Ama ay dalawang magkahiwalay na individual na persona. Isa pang grupo ay nagtatanong kung talagang taglay ni Jesus ang lahat ng katangian ng Diyos na walang hanggan. Nagmula ang mga ito kay Arius, isang paring Alexandrian noong ika-apat na siglo, na may ibang pananaw sa Diyos. Itinuro niya na bago gumawa ng anupaman, lilikha ng Diyos ang isang anak na hindi kapantay o kasing walang hanggan sa Ama. Ayon sa ideyang ito na tinatawag na Arianism, si Jesucristo ay isang supernatural na nilalang. Ngunit siya'y hindi parehong ganap na tao o ganap na Diyos. Ang iba pa ay yumakap sa isang immature version ng doktrinang ito na pinanghahawakan na noong bukang liwayway, ang Diyos Ama ay may ilang anyo ng cosmic intimate na ugnayan sa banal na Espiritu at si Jesus ang produkto. Pinangangatwiranan ng paniniwalang ito, paano pa siya matatawag na anak? Gayunpaman, ang mga konseptong ito ay ganap na salungat sa turo ng bagong tipan, kung saan ipinahayag ni Jesus bilang walang hanggang manlilikha at hindi isang nilikha, na ito'y makikita sa Juan Kapitulo 1, ang talata ay 1-4. Habang inihahambing natin ang mga kahulugan ng kasulatan para sa Diyos sa record ng Biblia tungkol kay Jesus, makikita natin na ang mga katangian ni Jehova ay iniuugnay din kay Jesus. Pansinin ang makapangyarihang mga halimbawang ito. Siya'y self-existent. Juan Kapitulo 1, ang talata ay 1-4, Kapitulo 4, talatang 6. Tanging Diyos lang ang self-existent ayon sa awit 90, talatang 2. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang walang hanggan. Sinabi niya sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata ay 8. "Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat." Siya mismo at siya'y may buhay na walang hanggan. Unang Juan Kapitulo 5, ang talata ay 11, 12 at 20. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 8. Tinatawag pa nga ng Ama si Jesus na Diyos. Sa Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 8. Ngunit tungkol naman sa anak, sinasabi niya, "Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian." Si Jesus ay may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Ayon sa Lucas Kapitulo 5, ang talata ay 20 at 22. Sinasabi ng Biblia na tanging Diyos lang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Ayon sa Isaias Kapitulo 43, talatang 25. Tinanggap ni Jesus ang pagsamba na ayon sa 10 utos ay nakalaan lamang para sa makapangyarihan sa lahat. Ito'y makikita sa Mateo Kapitulo 14, ang talata ay 33. Ayon sa Mateo Kapitulo 28, talatang 9,
At dooy sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nang makita ang muling nabuhay na tagapagligtas, ang nagbalik loob na nag-aalinlangan na si Tomas ay umamin sa Juan Kapitulo 20, ang talata ay 26 hanggang 29. Panginoon ko at Diyos, itinuturo din ng banal na kasulatan na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga iniisip ng puso ng isang tao. Ayon sa Unang Hari, Kapitulo 8, talatang 39. Ngunit patuloy na nalalaman ni Jesus kung ano ang iniisip ng mga tao. Sabi sa Juan Kapitulo 2, ang talata ay 25. Sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Binabanggit din sa Juan Kapitulo 1, ang talata ay 48. Tinanong siya ni Nathanael, paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Pilipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sa pamamagitan ng Espiritu, si Jesus ay nasa lahat ng dako. Sabi sa Mateo Kapitulo 28, ang talata ay 20, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Wika rin sa mga gawa, Kapitulo 18, ang talata ay 10. Sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Siya'y may kapangyarihang magbigay ng buhay at muling binuhay ang kanyang sarili. Ang tala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 18, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking ama. Sabi rin niya sa Juan Kapitulo 11, talatang 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Sa makatwid, sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga pangunahing kahulugan ng Diyos at pagkakita na si Jesus ay umaangkop sa bawat isa sa mga kahulugan iyon, malinaw naman na si Jesus ay walang hanggang Diyos. Maging ang mga kaaway ni Jesus ay naunawaan at kinilala ang kanyang pag-aangkin ng pagkakapantay-pantay sa Amang Diyos. Nang buong tapang niyang ipahayag na ako at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo ay nagalit at naghangad na ipapatay siya. Nanawaan nila ng walang pag-aalinlangan na si Jesus ay nag-aangkin na siya mismo ang Diyos. Ayon sa Juan Kapitulo 10, ang talata ay 30 at 33. Ako at ang Ama ay iisa. Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Tinangkapa nga ng mga Hudyo na batuhin si Kristo nang tanggapin niya ang sarili nitong titulo ni Jehovah na ginamit sa nasusunog na palumpong. Sinabi ni Jesus sa kanila sa Juan Kapitulo 8, talatang 58
at 59. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Naunawaan ng mga Hudyo na inangkin ni Jesus ang pagkakapantay-pantay sa Diyos nang sabihin niya sa Juan Kapitulo 5, talatang 17 at 18. Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, kundi tinatawag din na kanyang sariling ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya nakapantay ng Diyos. Meron lang tatlong konklusyon na maaring makuha sa pagbabasa ng mga isipang ito. Una, si Jesus ay nabaliw nang gawin niya ang mga mapangahas na pahayag na ito. Pangalawa, siya'y isang sinungaling. Ang mga ito'y hindi katanggap-tanggap na mga opsyon. Ang pangatlong posibilidad ay binibigkas niya'y katotohanan. Para sa isang Kristiyanong tumanggap ng kapalit na kamatayan ni Kristo sa cross, ang ikatlong opsyon ay ang tanging mapagkakatiwalaan. Kung hindi, ang isang sinungaling umaymaling akalang tao ay hindi maaaring maging sapat na matuwid upang maging ating tagapagligtas. Marahil, ang pinakatinatanggap na Christian view sa Diyos ay kilala bilang Trinity o Trinidad. Inituturo ng tanyag na paniniwalang ito na ang Godhead ay binubo ng tatlong natatanging persona na magkasamang umiral mula sa nakaraan ng kawalang hanggan at pinangalan ng Ama, ang Anak na si Jesucristo, at ang Banal na Espiritu. Ang bawat isa ay nagtataglay ng orihinal, dalisay, at hindi hiniram na buhay. Lahat sila'y pantay na Diyos at iisa ang kalikasan, katangian at layunin. Hindi sila tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa kombinasyon ng tatlong natatanging persona. Ang ilan ay isinasangkot ang Trinitarianism bilang maling pananampalataya dahil inaangkin nilang ang suwail ng medieval church ang salarin sa unang pagpapakilala nito. Sa katunayan, upang ilayo ang kanilang sarili sa katolikong bersyon ng Trinidad, maraming pinunong protestante mula noong ika-19 na siglo ang mas pinili ang mas biblical na terminong Godhead kapag tinutukoy ang triune na Diyos. Gayunpaman, dahil lamang sa naniniwala ang isang apostate na simbahan sa Trinity o anumang iba pang doktrina sa bagay na iyon, ay hindi automatikong ginagawa itong hindi ayon sa Biblia. Totoo rin ang kabaligtaran. Ang isang posisyon ay hindi tumpak dahil lamang ilan sa mga naunang pinuno ng simbahan ang nagtataguyod nito. Maging ang mga apostol ay hindi naunawaan ang kalikasan ng unang pagdating ni Jesus. Ang bisa ng doktrina ay dapat na nakabatay sa otoridad ng Biblia at hindi kung sino ang nagtataguyod nito o tumanggi rito. Ang ilan ay naiisip na dahil ang salitang Trinity nagmula sa salitang Latin na Trinitas na nangangahulugang
pagkakatatlo ay hindi mababasa sa Biblia. Ang konsepto ng isang tatlong isang Diyos ay hindi maaaring tama. Subalit, kahit na ang salitang millennium na nangangahulugang 1,000 taon ay hindi lumilitaw sa Apokalipsis Kapitulo 20. Ginagamit natin ito para ilarawan ang 1,000 taong pamamahinga ng lupa pagkatapos ng pagbabalik ni Jesus. Ang isang katuruan ay hindi maaaring sabing di totoo dahil lamang sa isang extra biblical na salita na ginagamit para tukuyin kung ano ang malinaw na isang pagtuturo ng Biblia. Ganito rin ang naa-apply sa mga salitang Trinity. Second coming, investigative judgment, at maraming iba pang maigsing termino para sa mga doktrina. Ang mga pangalan ng Diyos ay nagpapakita ng mga katangian ng kanyang kalikasan. Ang Diyos ay may matagal nang nakaugaliang gumagamit ng iba't ibang pangalan para ilarawan ang pagkatao ng isang tao. Nakuha ni Jacob ang kanyang pangalan na nangangahulugang Swindler nang magsagawa siya ng panlilinlang para nakawin ang pagpapala ng kanyang ama mula sa kanyang kapatid na si Esau. Sa kanyang pagbabalik loob, nakipagbuno si Jacob sa anghel at iginiit ang pagpapala ng Diyos. Pagkatapos ng kanyang pangalan ay pinalitan ng Israel na ang ibig sabihin ay isang prinsipeng kasama ang Diyos. Gayon din ang mga pangalan para sa Diyos na matatagpuan sa Heneses at sa iba pang bahagi ay nagsasabi sa atin ng maraming volume tungkol sa ating mailalang. Sabi sa Heneses, Kapitulo 1, ang talata ay 26. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ang Hebreong salita dito para sa Diyos ay Elohim. Ito ay isang plural noun na ginagamit ng higit sa 2,700 beses sa lumang tipan. Nangangahulugan itong ginusto ng mga inspiradong may akda na gumamit ng Elohim nang humigit kumulang sa 10 beses na higit pa kaysa sa iisang anyo na El noong inilarawan nila ang Diyos. Ang mga akda sa bagong tipan ay winisikan ng konseptong ito ng isang Diyos na may tatlong nagkakaisa, ganap na banal na mga persona. Isinulat ni Apostol Pablo na mayroong tatlong banal na persona sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 4-6. May isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Nagsisimula ang aklat ng Apokalipsis sa pamamagitan ng pagpapakilala sa tatlong persona ng Godhead. Sa Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 4-6. Mula sa 7 Espiritu na nasa harapan ng kanyang trono at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula
sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Sumasa kanya ang kalwalatian at ang paghahari magpakailan paman. Amen. Bilang karagdagan, malinaw na nakikita natin ang tatlong natatanging persona sa bautismo ni Jesus. Sa Mateo, Kapitulo 3, ang talata ay 16 at 17. Nang babautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Kung si Jesus ang tanging persona sa Godhead, saan nanggaling ang tinig na nagpahayag? "Ito ang minamahal kong anak." Ginawa ba niya ang kanyang sarili sa isang tinig mula sa langit? Ang kalapati na umaalingaw-ngaw pababa sa langitan at ang kanyang katawan sa pampang ng ilog? Hindi. Ito'y hindi lamang isang matalinong gawa ng banal na usok at mga salamin. Ngunit sa halip ay isang regal reunion na nagbubunyag ng katotohanan ng Trinity. At higit pa rito, ito'y sa pamamagitan ng ibinabahaging otoridad ng tatlong personang ito na tayo'y inatasang magbinyag. Sabi sa Mateo Kapitulo 28, ang talata ay 19. "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Karamihan sa kalituhan tungkol sa bilang ng mga nilalang na bumubuo sa Godhead ay nagmumula sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan ng salitang isa. Sa madaling salita, ang isa sa Biblia ay hindi palaging nangangahulugang bilang ng numero. Depende sa kasulatan. Ang isa ay kadalasang nangangahulugan ng pagkakaisa. Nakikita natin ang prinsipyong ito na itinatatag ng maaga sa banal na kasulatan sa Genesis Kapitulo 2, talatang 24. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang isang laman dito ay hindi nangangahulugan na ang mag-asawa ay natutunaw sa isang tao pagkatapos ng kanilang kasal. Bagkos sila'y dapat na magkaisa sa isang pamilya. Nananalangin si Jesus na maging isa ang mga apostol, na sinasabi sa Juan Kapitulo 17, Versikulo 22 at 23. "At ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanglibutan na ikaw at ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal." Kailangan nating isaisip na nang sabihin ni Moises, ang Panginoon ay iisa, ang Israel ay napapaligiran ng maraming Diyos na mga bansa na sumasamba sa maraming Diyos na palaging nasasangkot sa maliit na pagtatalo at tunggalian. Samantalang ang Diyos na lumikha ay binubuo ng tatlong magkakahiwalay na persona na ganap
na nagkakaisa sa kanilang misyon na iligtas at suportahan ang kanilang mga nilalang. Habang isinasagawa ng Espiritu ang kalooban ng Ama at ng Anak, ito rin ay kanyang kalooban. Sabi sa 1 Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 7 at 8. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Totoo, ito'y isang pagsasanay sa utak para maunawaan na ang isang Diyos ay gayon din at pantay na sila. Tulad ng isang lubid na may tatlong magkaisang hibla. Ang tatlong persona ng Ama, Anak at Espiritu ay bumubuo sa iisang Diyos. Isang pagkakamaling iwanan ang napakagandang paksang ito nang hindi tinutugunan ang karagdagang pagbaluktot sa pagtuturo ng Trinity. Ang isa pang klase ng tapat na mga Kristiyano ay naniniwalang habang ang Ama at ang Anak ay tunay na magkaibang mga persona, nakikita lamang nila ang banal na Espiritu bilang isang cosmic force o essence, isang impersonal na daluyan ng kapangyarihan o sasakyan para gawin ang utos ng Ama at Anak. Mapapahalagahan natin kung bakit tila ang banal na Espiritu ang pinakamahirap na ilarawan sa isip at tukuyin sa membro ng Godhead. Kung minsan siya'y tinatawag na Holy Ghost na nag-iiwan sa mga tao ng isang tila nakakatakot na imahe. Iniahambing siya ng kasulatan sa lahat ng bagay mula sa hangin at apoy hanggang sa isang kalapati, tubig at maging isang defense attorney. Ngunit habang isinasaalang-alang natin ang iba't ibang katangian ng banal na Espiritu, mabilis nating makikitang taglay niya ang lahat ng mga kredensyal ng isang hiwalay at natatanging matalino, individual na persona. Ayon sa Juan Kapitulo 16, ang talata ay 13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Totoo ang isang mapa o GPS ay maaring umakay sa iyo. Ngunit walang tumatawag sa isang mapang siya. Napakadali sana para kay Jesus na sabihin na lang dumating. Ngunit binanggit ni Jesus ang banal na Espiritu na siya ng higit na 15 beses. Bakit magpapahirap pa ang Diyos para ilarawan ang kanyang sariling likas na kapangyarihan hanggang sa ito ay nagtataglay ng mga emosyon, pag-iisip at pananalita na hiwalay sa kanyang sarili? Sabi sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aalim upang siyang sumainyo magpakailanman. Hindi pa ako nakakita ng isang malungkot na bata na tumakbo sa isang vacuum cleaner para yakapin. Tanging matatalinong nilalang ang makapagbibigay ng kaaliwan. Nangako si Jesus bago ang kanyang pag-akyat sa langit na siya'y nagpapadala o magpapadala ng isa pang tagatulong. Ang paraklete ay ang salitang Gregong nagsasaad ng maraming panig na personal na ministeryo bilang tagapayo, tagapagtaguyod ng aliw, tagatulong, tagaaliw, kapanalig,
at taga-suporta. Yon ay mababasa sa Juan 14, Kapitulo 16, 17, 26. At sa Kapitulo 15, Talatang 26, 27. Kapitulo 16, Talatang 7 hanggang 15. Ang lahat ng ito ay mga katangian na karaniwang pag-aari ng isang tao o kaibigan. Kung ang banal na espiritu ay aktibong puwersa lamang ng Diyos. Kung gayon, ang Juan 16, Kapitulo 7 at 8 ay walang kabuluhan. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Malinaw mula sa tekstong ito na ang banal na espiritu ay may personal na naruroon pagkatapos umakyat sa Jesus. Kung ang banal na espiritu ay enerhiya lamang, walang paliwanag o lohika kung bakit hindi siya darating maliban kung umalis si Jesus. Mababasa rin natin sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 4 at 5 ang panalangin para sa biyaya at kapayapaan mula sa Ama, sa Espiritu at kay Jesucristo. Dapat nating itanong, inilagay ba ni Juan ang Espiritu sa pagitan ng Ama at Anak? Kung hindi niya itinuring ang Espiritu bilang isang banal na katalinuhan sa parehong kahulugan tulad nito? Kung ang banal na Espiritu ay isang lamang banal na puwersa, kung gayon, bakit mas nakakasakit na lapastanganin ang banal na Espiritu at mas nakamamatay kaysa magsalita laban sa Anak? Ayon sa Mateo Kapitulo 12, ang talata ay 31 at 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit, ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa Anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Sa kahulugan, ang kalapastanganan ay isang mapanghamak o malaswang gawa, pananalita o pagsulat laban sa Diyos. Sa simpleng pakahulugang ito, ang banal na Espiritu ay dapat na Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro na ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos. Sa mga gawa, Kapitulo 5, Talatang 3 at 4. Sa alinmang korte ng mundo, tanging mga buhay na nilalang ang matatawag na mga saksi. Sa wakas, ang banal na Espiritu ay sinasabing may sariling pag-iisip. Ayon sa Roma Kapitulo 8, ang talata ay 27. Malinaw nating nakikita na ang banal na Espiritu ay hindi isang puwersa, kundi ikatlong banal na persona sa Godhead. Bagaman isang Espiritu, taglay niya ang lahat ng katangian ng isang persona at individual. Ang Espiritu ay malinaw na inilalarawan bilang isang nilalang na nagsasalita, nagtuturo, gumagamay, gumagawa ng mga pagpili, saksi, umaaliw at maaaring magdalamhati. Sabi sa ikalawang Korinto, Kapitulo 13, Talatang 14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Si Augustine, ang dakilang tao ng Diyos,
ay minsang naglalakad sa dalampasigan ng karagatan habang lubhang naguguluhan tungkol sa doktrina ng Trinity. Habang siya'y nagninilay-nilay, nakita niya ang isang maliit na batang lalaki na may seashell na tumatakbo pabalik-balik mula sa gilid ng tubig. Pinupuno ang kanyang shell at pagkatapos ay ibinubuhos ito sa isang crab hole sa buhangin. Anong ginagawa mo, iho? Tanong ni Augustine. Sinusubukan ko pong ilagay ang lahat ng karagatan dito sa butas na ito. Si Augustine ay natuto ng isang leksyon. Sa kanyang patuloy na paglalakad, sinabi ni Augustine, iyan ang sinisikap kong gawin. Nakikita ko na ngayon, nakatayo sa baybayin ng panahon, sinusubukan kong ipasok ang mga bagay na walang katapusan sa maliit na may hangganang pag-iisip. Gayon din, maging kontento na ipagkatiwala sa Diyos ang ilang bagay na hindi pa natin nalalaman. Maging palalo at kahibangan ang magpanggap na naiintindihan natin ang lahat tungkol sa Diyos. Ayon nga sa Roma Kapitulo 11, ang talata ay 13. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Kung maaari nating ganap na i-unpack siya tulad ng pag-crack ng isang genetic code, siya'y titigil sa pagiging Diyos. Gayunman, marami ang tungkol sa Diyos na inihayag para maging pagpapala sa ating pamilya. Sinabi sa Deuteronomio Kapitulo 29, ang talata ay 29. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Ang ipinahayag ay ang katuroang ito ng Trinity ay mahalaga sa Diyos. Ang ministeryo ni Jesus ay parehong nagsisimula at nagtatapos sa pagbibigay diin sa tatlong persona sa Godhead. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu ay naruroon sa binyag ni Jesus at kapag siya'y umakyat sa langit, inutusan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na magbinyag sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang patotoo ng banal na kasulatan ay nagpapahiwatig na ang Godhead ay hindi maaaring paghiwalayin sa tatlong Diyos o pagsamahin sa isang tao. Ang 3-in-1 na ito ay hindi lamang lumikha sa atin, ngunit nagpapahayag sa salita at gawa na mahal nila ang ating pamilya at gumawa ng kamanghamanghang plano para iligtas ang isang nawawalang mundo mula sa kasalanan upang maibalik tayo sa kanyang presensya sa paraiso. Nawa ay matanggap ng pamilya ng bawat isa sa atin ang sinabi sa 2 Korinto, Kapitulo 13, ang talata ay 14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen and amen.